i-add to cart mo na ang swerte. www.pakbettv.com. Bilang panimula, mga kapakbet, kabilang ang kwarto sa tatlong pinakaimportanteng bahagi ng bahay ayon sa feng shui. Kasama niya rito ang pintuan at ang kusina. Sinisimbolo ng kwarto ang kapayapaan at katahimikan at nararapat lang na ito ay masunod dahil hindi lang sa feng shui importante ang kwarto, kundi pati na rin sa ating buhay. Sa kwarto tayo bumubuo ng oras para sa ating sarili sa pamamagitan ng pagtulog. Gusto natin ng isang mahimbing at matiwasay na tulog at damhin ang kaaya-ayang gabi mula sa nakakapagod na araw. Sa makatuwid kapakbet, deserve nating matulog ng mahimbing. Ang kama ay ang susi para rito. May mga kaakibat na kahulugan ang bawat posisyon ng kama at ano ang pinaka-the best na posisyon para makatulog ng mahimbing at dumaloy ng maayos ang enerhiya sa loob ng kwarto. Kaya naman, nararapat lang na dapat walang makitang mga malas na kagamitan kapag ikaw ay nakahiga sa kama mo, dahil magre-resulta ito sa negatibong enerhiya. Kaya ang pagtulog mo ay putol-putol o minsan ay hindi ka makakatulog. Kung gusto mong malaman ang mga dahilan ukol dito, makinig ng mabuti sa aking mga babanggitin. Una, kamang nakatapat sa salamin. Ang unang gamit na malas sa kwarto mo kapakbet ay ang salamin. Magiging malas lamang ito kapag ito ay nakatapat sa kama mo. Hindi ito pinapayo dahil bumubuo ng refleksyon ang salamin habang ikaw ay natutulog. Ibig sabihin ito, kayang ubusin ng salamin ang enerhiya na mayroon ka na magre-resulta ng insomnia pagdating sa pagtulog mo. Kaya tanggalin na at ilipat ito, mga kapakbet. Pangalawa, kamang nakatapat sa TV. Katulad ng sa salamin, mga kapakbet, magkakaroon ng refleksyon ang iyong kama at ang iyong sarili, lalo na kung ikaw ay natutulog. Maaari itong pakialaman ang mahimbing mong pagtulog. Kung ikaw naman ay may kaparehas sa pagtulog, ito ay hindi maganda. Maaaring magdulot ng infidelity o ang pagkakaroon ng third party dahil sa dobling refleksyon nyo. Kung hindi maiiwasang ilipat ang TV, takpan mo ito ng tela. Pangatlo, kamang nakatapat sa bintana. Maituturing lamang itong malas kapag nakatapat mismo ang kama mo rito habang ikaw ay natutulog. Ang mga enerhiya na galing sa labas ay magkakapasok at magkakaroon ng epekto sa iyo. Maaaring putol-putol ang tulog mo. Kung ganito kapakbet, pwede kang gumamit ng kurtina na swerte para maiwasan ang ganitong kamalasan. Pang-apat, kamang nakatapat sa pintuan ng kwarto. Kapag ang posisyon ng kama mo kapakbet ay nakatapat sa pintuan ng kwarto mo, malas ito at ipinagbabawal ito sa feng shui dahil ang ganitong posisyon ay tinatawag na coffin position. Tila kasi parang bangkay kung titignan mo, lalo na kung ang mga paa mo ay lampas sa sukat ng kama mo. Kung gusto mo pang malaman ang iba pang mga posisyon ng kama mo sa kwarto, i-check mo na ang isa naming video, mga kapakbet. At para maiwasan ang kamalasang ito, maaari mong ibahin ang posisyon ng iyong kama. Panglima, kamang nakatapat sa sulok ng kwarto. Ang mga sulok ng ating kwarto ay matutulis at nagbibigay ito ng matutulis din na enerhiya sa loob ng kwarto mo na magdudulot ng kamalasan sa iyo, lalo na habang ikaw ay natutulog. Malaki ang posibilidad na magising ka sa gitna ng gabi. Maaari rin itong maapektuhan ang relasyon mo sa mga mahal mo sa buhay at ang iyong kalusugan. Pang-anim, kwartong nakatapat sa pangunahing pintuan ng bahay. Nabanggit na ang pintuan o ang pangunahing pintuan ang isa sa importanteng bahagi ng bahay ayon sa feng shui. Pinagbabawal na makita ang kwarto habang papasukan ng bahay mo. Bawal makita ang pangunahing pintuan sa kwarto dahil hindi maganda ang dala nito dahil hindi ka magkakaroon ng privacy kung sakasakali. Pang-pito, kamang nakatapat sa banyo. Ang banyo ang isa sa mga maduduming bahagi ng ating bahay. Tambak ito ng mga negatibong enerhiya at pinagbabawal sa feng shui na itapat mo ang iyong kwarto rito. Maaari itong humantong sa isang sakit at maapektuhan nito ang yaman na mayroon ka. Para maiwasan ito, maaari mong ibahin ang posisyon ng kama mo kapakbet. Tandaan din na dapat laging nakasara ang banyo kung hindi ginagamit.
Inuulit ko mga kapakbet para maiwasan ang kamalasan na ito, pinapayo na tanggalin mo na ang mga nasabing kagamitan na makikita sa loob ng iyong kwarto. Kung hindi naman kayang tanggalin, maaari kang gumamit ng tela o kurtina upang takpan ang mga ito lalo na sa pagtulog mo. Maaari mo ring ilipat ang posisyon ng iyong kama para laging maswerte. Napaka-importante sa ating buhay ang pagtulog. Ito lang ang tanging paraan para bumangon muli at harapin ang bukas ng masaya, maswerte at higit sa lahat mapalad. Para makamit mo ito mga kapakbet, simulan mo sa iyong kwarto. Tandaan na ang isang mahimbing na tulog ay nakakaganda at nakaka-fresh din mga kapakbet. Ang mga interpretasyong ito ay pawang gabay lamang. Nasa sa atin pa rin ang desisyon at tayo pa rin mismo ang may hawak ng ating kapalaran. Huwag po nating kalimutang magdasal at manalig sa may kapal. Hindi-hindi niya po tayo pababayaan. Huwag kalimutang mag-subscribe, i-like at i-share ang videong ito sa inyong kapamilya at kaibigan. Maraming salamat sa panonood mga kapakbet.